Pero kahit na hindi na kayo nagkikita or hindi na kayo nag-uusap, yung person mo palagi kanyang naiisip, no? Marami siyang nakikita sa paligid niya na nagpapaalala sa'yo. Sabi niya, so many things remind me of you. So parang, let's say for example, baka nag-order siya ng itong klase ng pagkain, tapos naalala ka niya kapag kinakain ngayon, o kaya may, baka may marinig siyang music sa tugtog music, ganyan, tapos bigla kanya maalala, ganyan. And itong person mo, parang nagpapakabusy siya right now para makalimutan kanya or para makalimutan niya yung nangyari sa inyo, mga kapiksi. Pero aminado siya kung ano man yung nangyayari sa inyong dalawa, na may fault din siya, no? So parang medyo sumobra siya. Sabi niya, I know that I crossed the line with you. So hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to our channel. Ang pamagatang ating episode for tonight, mga kapiksi, is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa'yo. So, ang video na to ay para sa mga may partner na Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Kung ang iyong partner o SP ay isang Earth Sign, ang video na to ay para sa'yo. Pwede rin kung Earth Sign ka, no? Kung hindi ka nakaresonate dito, try mo na lang hanapin yung zodiac sign, yung video para sa zodiac sign ng iyong partner, okay? So, pwede kasing makuha energy mo tsaka yung energy ng person mo. So, tingnan natin mga kapiksi ko anong gustong sabihin sa'yo ng iyong partner o specific person. So, many things remind me of you. I bury myself in work to forget you. I know that I crossed the line with you. So, in terms of these messages, mga kapiksi, no, nakikita natin or nararamdaman natin na maaaring may disconnect kayo nitong person mo. So, pwedeng una, pwedeng hiwalay na kayo, separated kayo. Pangalawa, pwedeng ghosted ka niya, no contact kayo. Pangatlo, pwedeng in a relationship pa kayo pero hindi na kayo okay. Kumbaga, meron na kayong emotional gap or emotional distance nitong partner mo or specific person. Maaring hindi na kayo nag-uusap. Nagkaroon kayo ng misunderstanding, mga kapiksi. Kaya kayo nagkaroon ng disconnect, okay? Pero kahit na hindi na kayo nagkikita or hindi na kayo nag-uusap, yung person mo palagi kanyang naiisip, no? Marami siyang nakikita sa paligid niya na nagpapaalala sa'yo. Sabi niya, so many things remind me of you. So parang, let's say for example, baka nag-order siya ng itong klase ng pagkain, tapos naalala ka niya kapag kinakain ngayon, o kaya may, baka may marinig siyang music sa tugtog music, ganyan, tapos bigla kanya maalala, ganyan. And itong person mo, parang nagpapakabusy siya right now para makalimutan kanya or para makalimutan niya yung nangyari sa inyo, mga kapiksi. Pero aminado siya kung ano man yung nangyayari sa inyong dalawa, na may fault din siya, no? So parang medyo sumobra siya. Sabi niya, I know that I crossed the line with you. So maaring sumobra siya, ganyan. And yun yung nag-cause ng matindi yung away nitong person mo, okay? So kung kayo ay in a relationship pa, mga kapiksi, and nasa no contact zone kayo, kailangan nyo magkaroon ng forgiveness, mga kapiksi, okay? Kasi kung hindi magkakaroon ng forgiveness, hindi kayo magkakaroon ng pagkakaayos, okay? Pero kung kayo naman ay separated na nitong person na to, it's still important to forgive the person, mga kapiksi, para hindi nyo na dalhin sa dibdib nyo yung mga grudges, yung mga resentment. Kasi kayo lang yung masasaktan and kayo lang yung magsasuffer. Excuse me. Kapag hindi nyo inalis yung mga galit sa dibdib nyo. So, might as well, kung nilet go nyo na yung person, ilet go nyo na rin yung mga galit, anger, resentment, di ba? Patawarin yung person para talagang makamove on kayo, makamove forward kayo from these negative emotions, okay? Alright, so comment down below, mga kapiksi, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan.
So, ngayon naman, isi-shuffle natin itong deck na to. Hahanapin natin yung energy ng feelings at saka yung energy ng earth signs. So, ito yung feelings energy, mga ka-fixing. Ngayon naman, hanapin ko yung energy ng earth signs. Ito, so, earth signs, kayo ay nirepresent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Kung earth sign kayo or earth sign yung person nyo. So, nakikita natin na meron pang pag-ibig dito, mga kapiksi, pero nakikita natin yung conflict, okay? So, nakikita natin yung conflict, guys, and ito yung sinasabi niya na I bury myself in work to forget you, okay? So, nakikita natin na talagang nagpapakabisi itong person mo para makalimutan ka, pero nakikita natin na meron pang love, meron pang pagmamahal, meron pang emotional na, kumbaga, pag-ibig, no, from your person. And kung hindi pa ito nag feeling ko, mga kapiksi, no, parang itong person mo ready siya, parang ready siya or naghahanda siya, no, parang naghahanda siya na lumapit sa'yo, mag-sorry sa'yo, mag-approach sa'yo. Pero parang meron mo na siyang gustong patunayan sa sarili niya, okay? Parang meron mo na siyang gustong patunayan sa sarili niya para pagka kapag ka siya ay nag-approach sa'yo or kapag siya ay nag-sorry sa'yo, tatanggapin mo siya. So, parang ganun. At saka gusto niya kapag siya ay nag-approach sa'yo, kapag siya ay nag-sorry sa'yo, hindi lang sorry yung i-offer niya. Parang gusto niya meron pa siyang offer na something, okay? So, parang kumbaga, hindi lang siya magsusorry, pero mag-offer pa siya ng something. Pwedeng gifts, ganyan, or pwedeng offer of, I don't know, financial support siguro, especially kung may mga anak na kayo, no? Parang meron siyang gustong i-offer sa'yo na hindi mo pahihindian, para, kumbaga, hindi mo mahihindian. Yan, para siguradong hindi mo siya i-reject. Kasi itong person na to, maaaring meron din siyang fear of rejection, mga kapiksi, kaya kaya hindi rin siya nag-a-approach sa'yo right now, kasi feeling niya hindi rin tama yung condition niya. At saka ito yung parang this person is taking his or her time, no, na mag-isip-isip, no, parang pinag-iisipan niya ding mabuti yung next approach niya sa'yo, yung next approach niya dun sa relationship, kung talagang gusto niyang magtagal kayo forever, ganyan, or kung okay na ba kayo na ganyan kayo right now, kung ano man yung current status nyo. So, itong person na to, he or she is taking time na, at saka itong person na to, sorry, he or she is taking time para mag-isip yung gagawin niya. At saka itong person na to, mga kapiksi, feeling ko kapag ito yung bumalik sa'yo, parang yayain ka nitong magbakasyon or mag-travel, ganyan, para magkaroon kayo ng bonding, mga kapiksi. At saka gusto niya kasi kapag nag-approach siya sa'yo, yun yung gustong i-offer niya, yun yung gusto niyang i-alay, yung stability, no, hindi lang stability ng relationship, but at the same time stability niya pagdating sa finances, ganyan, sa kanyang kalagayang financial, na parang kayang-kaya niya mag-provide for you. At saka gusto niya rin, kumbaga parang gusto niya na, kaya niya yung ginagawa kasi gusto niya na maibigay sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Parang genie in a bottle, no? Na parang, at saka gusto nitong person na to na matuto ka magtiwala sa kanya, okay? Parang gusto niya na makuha niya ulit yung tiwala mo, and matuto ka magtiwala sa kanya na wala talaga siyang ginagawang masama or wala siyang ginagawang against. Parang gusto niya na malaman mo na hindi siya gumagawa ng something na against sa loob mo. Gusto niya makuha niya yung tiwala mo sa kanya, especially kung nagkaroon kayo ng trust issues dahil sa mga past circumstances nyo, no? Pero at the same time, nag-hold back din itong person mo. So, parang nag-uurong-sulong siya kasi baka yung mga gusto niya, hindi pa niya ready. Hindi pa siya ready na i-offer yung lahat sa'yo.
And yun yung reason kung bakit parang itong person mo is nag-uurong-sulong din sa pag-approach sa'yo, especially kung, ayan, especially kung ano, hindi kayo nag-uusap nitong person mo, mga kapiksi, kasi nga, itong person mo is medyo aligaga din dahil sa mga trust issues na nagkaroon kayo before, okay? So, yeah, pero nararamdaman natin dito na itong person mo, palagi ka nitong naiisip. Actually, kung hindi pa siya nag-a-approach sa'yo, palagi nitong iniisip kung ano yung sasabihin niya sa'yo kapag ka siya ay nag-contact na sa'yo. Okay? Parang pinapractice niya na, nire-rehearse na niya even sa mga, baka nga ito ay nagte-text, nag-chat, pero hindi niya sinisend. No? Parang sinusulat niya lang or tinatype niya lang sa phone niya, ganyan, pero hindi niya sinisend. Kumbaga parang pinapractice niya lang yung gusto niyang sabihin sa'yo, okay? Tapos parang tinitingnan niya kung katanggap-tanggap ba yung mga sinasabi niya sa'yo, mga kapiksi, okay? So, ganun yung current na nararamdaman ng iyong person at yung pinagdadaanan niya, yung naisip niya. Pero yun nga, kailangan magkaroon ng communication between you and your person para maayos yung inyong gusot ng person, okay? And meron tayong email coaching, mga kapiksi, no, sa mga gustong nakalimutan ko i-flash kanina, sa mga gustong magpa-coaching, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. Kung meron kayong specific na minamanifest regarding sa relationship or love or regarding money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpa-coaching with me. Mag-send lang ng email sa pinaypixitaro@gmail.com, okay? So, if naka-resonate kayo, guys, comment down below. And, para sa inyong money reading, mga kapiksi, para ngayong May, no? Ito yung playlist ng ating money reading. Kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na yung para sa Sojak sa inyo. And ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.